Kumusta? Napipressure ka, no? Dahil sa dinidikta ng mundong ito, na dapat malinaw na ang iyong pangarap, na dapat hindi ka na pabigat, na dapat kumikita ka na, may ipon ka na, nakakatulong ka na, tignan mo ang buhay ng iba. Nakakapagod, di ba? Nakakapagod na ikumpara, lalo na kung pakiramdam mo nahuhuli ka na. Sino ba kasi ang nagsabing kailangan mong makipag-unahan sa kanila? Ang buhay ay hindi tungkol sa kung sino ang nauna, kundi kung sino ang tunay na masaya. Hindi ko sinasabing maging tamad ka. Ang sinasabi ko lang, magpatuloy ka na walang bigat na dinadala at palaging magpasakop sa plano ng lumikha. Maaabot din natin ang dulo? Maniwala ka, sa kanyang tinakdang oras, magtatagumpay ka. Huwag ka matakot sa pagod kasi yung pagod, isang tulog lang yan. Bukas, malakas ka na ulit. Matakot ka sa oras na sinayang mo. Kasi pag lumipas yan, kahit tumambling ka pa ng 100 beses dyan, hindi mo na mababalik yan. Ano man ang landas na tinatahak mo ngayon, mabagal man ang pakusan mo, ang mahalaga, kumukusan ka. Wala ka sa sarili mo, gawin mo ng gawin, ng gawin, ng gawin, ng gawin, ng gawin yung gusto mo. Kasabay nun yung galingan mo na, galingan mo, galingan mo, galingan mo. Magugulat ka na lang bukas makalawa. Nandung ka na pala. Palagi niyong tandaan, matamaasan mo lang ang tagumpay kung hindi ka susuko. Huwag ka magpapa-apekto sa sasabihin ng mga nasa paligid mo kasi kahit anong gawin mo, meron at merong masasabi. Umaba ka sa buhay, sasabihin nila naging pabaya ka. Umangat ka sa buhay, sasabihin nila naging mayabang ka. Walang lusot, meron at merong masasabi ang mga tao sa atin. Kaya kung ano yung gusto nating gawin, agad alam nating hindi masama yun. Gawin natin ang gawin. Alam nyo ang mga tao, walang pakialamin sa proseso kung paano nyo ginawa, paano nyo tinrabaho. Mukhang ewang na talaga para sa mga yan sa umpisa. Ang gustong makita lang ng mga tao palagi, yung finished product. Ano yung narating mo dyan? As long as di mo napapabayaan yung pamilya mo, yung sarili mo, sa kung ano man yung tinatahak mo, banat lang.